mga bata. Maayong adlaw kaninyo. Kumusta na mo? Ang dami niyong mga gamit. Kay magsugod na ang eskwalahan sa kahanginan. Kini ang Learn O'Clock. So papel, radyo, TV o computer, smartphone o modules, kinahanglanon. Ayaw kalimot sa pag-invite sa imong higala. Ang pagtuon dili maundang mo padayon pa. Makat-on pag-iha, makat-on ta pagbasa. Letters of the alphabet ang atong alpabeto. Sa Learn O'Clock, we're learning won't stop. And then andamo ng kaugalingon kay magsugod ng Learn O'Clock. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Narito ulit kami upang matulungan kayong matuto mula sa inyong tahanan sa pamamagitan ng ating aralin ngayon. Ito po ang inyong guro sa Learn O'Clock, School on Air. Ako si Teacher Cindy. At ako naman si Teacher Ann mula sa East City Central School. Siguraduhing manatili sa paligid sa susunod na mga minuto ng ating programa. Kumusta kayo ngayon, mga bata? Sigurado ako, lahat kayo ay handa ng makinig. Para sa kakayahan ngayong linggo, sa Aralin Panlipunan 5, inaasahan na natatalakay ng mga bata ang konteksto at kahulugan ng kolonyalismo kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas. At naipadama ang pagmamalasakit at pagmamahal sa sariling bansa. O mga bata, nasasabik na ba kayong matuto kasama namin ngayon? Wow! Ako'y nasasabik na rin dahil parang nasasabik na din kayo na balikan ang ating kasaysayan. Bago tayo magsimula, siguraduhing makinig ng mabuti at magkaroon ng isang pirasong papel at ballpen upang isulat mo ang mahahalagang bagay na kailangan mong matutunan bilang mag-aaral. Gayun din, tiyakin na ang isang nasa hustong gulang ay kasama mo tulad ng inyong ina, ama, lolo't lola, mas matandang kamag-anak o matatanda. O di kaya'y iyong kapatid tulad ni ate at kuya habang nakikinig ka sa ating aralin ngayon upang gabayan at tulungan kayo sa ating mga gawain. Handa na ba kayo, mga bata? Handa! Mahusay! Masigasig na nakinig! Kaya mga bata, umupo, magpahinga at makinig ng mabuti. Mga bata, bago tayo magsimula, hayaan mong may ilang mga katanungan. Una, sa iyong palagay, papaano kaya ang naging buhay ng ating mga ninuno noon? May pagkakaiba ba ang naging buhay nila noon at sa atin ngayon? Sa ating kasalukuyang panahon, karapat-dapat ba tayo sa ating natatamasang kalayaan? Sa mga nakaraang aralin, nalaman natin na may sariling kultura at paniniwala ang mga sinaunang Pilipino, ngunit maraming pangyayari na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpapatibay at nagpapatatag sa ating bansa. Bilang Pilipino, tayo ay namumuhay sa ating sariling bansa. Ang ating bansa ay tinaguriang isang bansang malaya. Subalit, ayon sa ating kasaysayan, ang Pilipinas ay may panahon na ito ay nasakop ng iba't ibang bansa sa panguna ng bansang Espanya. Naiintindihan ba mga bata? Bata! Napakagaling naman mga bata! Handa na ba kayo sa isang pagsubok sa araling ito? Bata! Makinig ng mabuti sa bawat tanong at isulat sa inyong papel ang titik ng tamang sagot. Oh,
Nandiyan na ba ang papel at ballpen? Kung nandiyan na, ito ang unang tanong. Alin ang hindi layunin ng pananakop at kolonisasyon? A. Madagdagan ang kanilang yaman at kapangyarihan? B. Mapalaganap ang Kristyanismo? C. Makakuha ng panrikado o spices? D. Mapalakas ang alyansa ng bawat bansa? Pangalawang katanungan. Anong mga bansa ang nanguna sa gawaing ekspanisasyon? A. Portugal at Espanya? B. Amerika at Hapon? C. Espanya at Amerika? O D. Portugal at China? Pangatlong tanong. Ito ay tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito at makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop. A. Kolonisasyon. B. Imperialismo. C. Ekspanisasyon. At D. Kapitalismo. Ikaapat na tanong. Alin sa mga pahayag ang hindi epekto ng kolonisasyon? A. Nagkaroon ng desentralisadong pamahalaan? B. Pagtayo ng mga ospital para sa kalusugan ng mamamayan? C. Nagkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa relihiyon? O D. Pagbabago sa edukasyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagong ideolohiya sa pag-aaral? Ikalimang tanong. Ito ay nabuong kasunduan sa pagitan ng Spain at Portugal kung saan ay hinati ni Pope Alexander VI ang mga lupain sa labas ng Europa. Ang mga lupain sa kanluran ay sa Espanya at ang mga lupain sa silangan ay sa Portugal. A. Kasunduang Tordesillas. B. Kasunduang Mordesillas. C. Kasunduang Tordesillas. At D. Kasunduang Bordesillas. Ngayon, ating iwasto ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung sino ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Sa unang tanong, ang tamang sagot ay titik D. Mapalakas ang alyansa ng bawat bansa. Sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay titik A. Portugal at Espanya. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay titik A. Kolonisasyon. Sa pang-apat na bilang, ang wastong sagot ay titik A. Nagkaroon ng desentralisadong pamahalaan. At sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay titik A. Kasunduang Tordesillas. Sino ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot? Magaling mga bata! Kung tama ang inyong mga kasagutan, ipagpatuloy natin ang aralin. Nagagalak ako sa inyong ipinakitang interes sa pakikinig. Ngayon ay tutuklasin natin kung ano ang mga pamprosesong katanungan. Ano nga ba ang kolonyalismo? Paano nagsimula ang pagpasok ng kolonisasyon sa maraming bansa sa Asya? Ano ba ang layunin ng kolonyalismo? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa kolonyalismo. Oh, handa na ba kayong makinig mga bata? Opo! Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Uulitin natin. Ang kolonyalismo
ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Sa pagdating ng mga Espanyol sa kapuluan ng Pilipinas noong 1521 na pinamumunuan ni Haring Ferdinand Magellan, nagsasagawa sila ng iba't ibang pamamaraan upang mapasailalim ang Pilipinas sa kapangyarihan ng Espanya at nagbigay daan sa malaking pagbabagong kahaharapin ng mga Pilipino sa mga dayuhan. May iba't ibang layunin o dahilan ang pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang mga tatlong pangunahing layunin ng mga Espanyol sa ilalim ng kolonyalismo. Una ay ang maipalaganap ang Kristyanismo. Pangalawa ay maangkin ang mga likas na yaman. At ang pangatlo ay maging tanyag ang Spain sa Europa. Naintindihan ba mga bata? Opo! Wow, magaling! Ngayon, tatanungin ko kayo kung ano ang naging reaksyon mo sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sang-ayon ka ba sa mga hangarin ng Espanyol sa ating bansa? Bakit? Magaling! Binabati namin kayo sa inyong pakikinig. Dapat bang ipaglaban natin ang sariling atin? O hayaan na lamang ang ibang bansa sa patuloy na pananakop? Laging tatandaan, ang pagmamahal sa inang bayan ay nasusukat hanggang sa kamatayan. Alam kong marami kayong natutunan sa gawaing ito. Dagdagan natin ito upang mapagtibay ang kaalamang iyong natutunan. Pakinggan ang mga pahayag. Makinig mga bata. Ano ang kahulugan ng kolonisasyon? Ang kolonisasyon ay ang patakaran ng isang bansa na may kinalaman sa pagkontrol sa kalagayang pampolitika, paninirahan at pag-angkin ng likas na yaman. Magaling mga bata! Palakpakan naman! Bakit sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas? Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas upang maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Ninais makuha ang kayamanan ng mga Pilipino at makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa. Wow! Ang galing mga bata! Paano mo mapapakita ang iyong pagmamalasakit sa bansa? Maaaring maipapakita ang pagmamalasakit sa bansa sa pagiging makabayan at pagiging responsableng mamamayan. Magaling mga bata! Binabati ko kayo dahil nagawa ninyong maayos ang mga gawain. Ngayon, ay handa na ba kayo sa susunod na gagawin? Alam kong kayang-kaya ninyo ito! Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang at isulat ang sagot sa papel. Ano ang bansang Europeo na sumakop sa Pilipinas noong 1521? Uulitin natin. Ano ang bansang Europeo na sumakop sa Pilipinas noong 1521? Anong bansa ang direktang kinokontrol, pinamahalaan at nilinang ng isang makapangyarihang bansa? Uulitin natin. Anong bansa ang direktang kinokontrol, pinamahalaan at nilinang ng isang makapangyarihang bansa? Anong taon na dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas upang ito ay sakupin? Ulitin natin. Anong taon na dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas upang ito ay sakupin? Anong bansa ang sinakop ng mga Espanyol sa ilalim ng kolonyalismo? Ulitin natin.
anong taon na dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas upang ito ay sakupin? At ang huling tanong ay sinong pinuno ng mga katutubo sa Mactan na nakipaglaban at nagtagumpay laban sa mga Espanyol? Ulitin natin. Sinong pinuno ng mga katutubo sa Mactan na nakipaglaban at nagtagumpay laban sa mga Espanyol? Ngayon, tingnan natin kung sino ang magaling na nakikinig sa ating aralin. Iwasto natin ang inyong mga sagot. Handa na ba kayong iwasto natin ang inyong mga sagot? Opo! Ang tamang sagot sa unang bilang ay Espanya. Pangalawang bilang ay Pilipinas. At ang pangatlong sagot ay taong 1521. Ang pang-apat na tamang sagot ay Bansang Pilipinas. At ang ikalimang sagot ay si Lapu-Lapu. Oh, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Opo! Napakahusay! Natutuwa ako na nakasagot kayo ng mabuti. Ngayon, ibang pagsubok naman ang ating sasagutin. Pinapayuhan kayo na kunin ang inyong papel at ballpen at makinig ng mabuti sa mga tagubilin. Isulat sa sagutang papel ang salitang maganda kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng magandang epekto ng kolonisasyon at masama kung ito ay nagpapakita ng masamang epekto. Unang bilang, ang mga dayuhan ang higit na nakinabang sa likas na yaman. Uulitin natin, ang mga dayuhan ang higit na nakinabang sa likas na yaman. Pangalawang bilang, napaunlad ang pamumuhay ng mga katutubo. Uulitin natin, napaunlad ang pamumuhay ng mga katutubo. Pangatlong bilang, naging maayos ang sistema ng pamahalaan. Ang dating watak-watak na mga teritoryo ay nabuo bilang isang estado. Uulitin natin, naging maayos ang sistema ng pamahalaan. Ang dating watak-watak na mga teritoryo ay nabuo bilang isang estado. Pang-apat na bilang, pagkagising ng damdaming makabayan dahil sa paglawak ng kalayaan ng sakupin ng mga dayuhan. Uulitin natin, pagkagising ng damdaming makabayan dahil sa paglawak ng kalayaan ng sakupin ng mga dayuhan. Pagkaubos ng likas na yaman ng bansa. Uulitin natin, pagkaubos ng likas na yaman ng bansa. Ngayon, iwasto natin ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Ang tamang sagot sa unang bilang ay masama. Ikalawang bilang, maganda. Pangatlong bilang, maganda. Maganda naman sa pang-apat. At masama ang sagot sa huling bilang. Wow! Magaling! Tagumpay mong naipakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa sariling bansa. Hanggang sa muli, ito ang inyong mga guro sa School on Air. Teacher Anne. At ako naman si Teacher Cindy. Maraming salamat sa pagsasama sa amin ngayon. Manatiling nakatutok para sa higit na kasiyahan at pag-aaral dito sa Learn O'Clock. Kami ay magpapaalam na sa inyo at iiwan namin itong salawikaing, ang kalayaan ay pananagutan ng bayan para sa matuwid na daan. Maraming salamat at pagpalainawa tayo ng Diyos. Paalam!
Kinikilala ng Department of Education Division of Cagayan de Oro City mula sa East City Central School ang mga kasapi ng Radio Broadcasting Team. Presenters Cindy Jane Salvania Ayaton, Analiza de Guzman Moran, Scriptwriter Lindy A. Yangyang, Script Editor Marisol T. Bisira, Sound Producer Cindy Jane Salvania Ayaton, Production Managers Melanie Liwagon Villanueva at Elizabeth Guantero Madelo, Content Validator Emilia D. Lago, at Production Director Edgardo O. Yanez.